Itinino ang Panginoon na kilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 27 na linggo ng pangkalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga-Galacia, kanya pong ipinaalaala sa mga taga-Galacia na hindi ang tungkol sa tradisyon ng kautusan, bagkos ang pananalig kay Kristo ang siyang makapaghatid sa kanila ng kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na kailangan tayong maging matatag at manalangin palagi sapagkat ang ating panalangin ay makasumpong kung ito ay ating itinaas sa Panginoon sapagkat lahat ng mga maghanap sa Kanya ay makasumpong sa Kanya. Lahat ng kumakatok sa Kanyang puso ay Kanyang pakinggan. Pero manalangin rin tayo sa ating Panginoon na dahil sa ating kahinaan at karupukan, kailangan tayong magbalik loob. Kaya dumulog tayo ng mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadalangin na may kahilingan ang kanang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung bigyang aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo.
Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautosan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautosan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi na dibid na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya
sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Webis tayo ng ika-27 na linggo ng kremong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ang ating pagbasa ay karugtong sa kahapon tungkol sa panalangin. Kahapon tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano manalangin sa Ama namin o sa salita ng ating Panginoon, Abino, sa basa yamim. Kaya ano ba ang panalangin? Una, tingnan muna natin sa mga lingwahe ng nakasulat o dilikay sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon bilang Hebreo Aramaiko, ang panalangin ay tefila. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Koinokona Griego, ito ay prosiki, na nasali naman sa Latin na praises, sa atin panalangin. Ang panalangin ay ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. At isa sa katangian ng ating pananalig sa Diyos ay ang pagkinig sa Kanyang salita at ang pagsabuhay ng ating panampalataya sa Kanya. Ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Taga-Galacia, Kapitulo 3, Verso 1 hanggang 5, na sinasabi ni San Pablo, ang kautusan ba ang siyang nakapagpalaya sa inyo, nakapagligtas sa inyo? Hindi ba ang pagkinig at ang paniniwala kay Kristo? Yung kautusan ay tradisyon ng Torah. Ang Torah, napakabanal, napakahalaga sa mga Hudyo. Doon po ang Ten Commandments o 10 utos ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni San Pablo na ang pagkinig at ang paniniwala sa mabuting balita, ang ibig sabihin dito, ang pagkinig ay bahagi ng dasal. Dasal na kung saan ating pagkilala na ayon pa sa ating salmo na mula sa salmo sa Ebanghelyo ni San Lucas ay ang Diyos ay purihin sapagkat nilingap niya ang kanyang bayan. Ang paglingap ng Panginoon ay ang ating una sa lahat, ang ating paghingi sa Kanya, ang ating paghahanap sa Kanya, ang ating pagkatok sa Kanyang puso. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, Verso 5 hanggang 13, na sinasabi ng ating Panginoon na sa Versikulo 9, hingin mo at ikaw ay bibigyan. Hanapin mo at masumpungan mo. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan.
sapagkat nagbigay po ang ating Panginoon ng isang talinghaga tungkol sa kanyang kaibigan, na kung saan ang kaibigan kapag tinatawag sa ating gabi at maghingi ng tinapay dahil dumating ang kanyang kaibigan na wala makain, o bigyan siya ng tinapay, hindi po dahil siya'y kaibigan na bibigyan, pero sabi ng ating Panginoon, dahil sa pagpupumilit nito sa paghingi, yun ang panalangin. Pagpupumilit ng paghingi. Kaya kung tayo'y manalangin, una sa lahat, kailangan nating tingnan na napakahalaga ang panalangin sa ating buhay. Ang banal na misa, tinatawag itong misa dahil noong Latin ang ating pagdiriwang, ang pinakahuli na salita ay iti misa is, humayo na kayo. Pero ito ay tinatawag Eucharistia. Eucharistia, ang ating pagpasalamat sa Diyos, na kung saan niligtas tayo, na ito'y pag-alaala nung panahon ng huling hapunan ng Panginoon, na kung saan mayroong bahagi na pinakinggan ang salita ng Diyos. Ito yung unang bahagi ng banal na misa, at unang bahagi ay ang komunyon na tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Ay pinakadakila na panalangin. Pero hindi lang po ang panalangin na dakila ng banal na misa ang mahalaga. Mahalaga ang lahat ng panalangin kapag ito'y marubdob na pagpapahayag ng ating panampalataya sa Kanya at nagpasalamat tayo sa Kanya. Kaya si Papa San Juan 23 sumulat sa isang encyclical noong auno ng Agosto 1959, at ang title po sa kanyang encyclical ay Sacerdotis Nostri Primordia. Ang ibig sabihin dito, ang pinakaunang mga pari natin. Ang pinakaunang pari natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ngayon nagtuturo siya paano tayo magpupumilit na manalangin. Sinasabi pa sa dokumentong ito, encyclical ni San Juan 23 na Santo Papa, sa numero 26 sa encyclical na ito, natularan natin si San Juan Maria Vianney na siya'y nalalangin na masugid, na taimtim. At sa numero 40 sa encyclical na Sacerdotis Nostri Primordia na sinulat ni Papa Juan 23, ay nasabi, tayo ay magpupumilit. Dito yung salitang magpupumilit. Ibig sabihin, gagawa tayo ng effort sa pagkaroon ng panalangin sapagkat ito ay mahalaga para sa atin. Ulitin ko po, ang panalangin ay mahalaga para sa atin. Sa encyclical na ito, numero 40 ni Papa Juan 23, Sacerdotis Nostri Primordia, pinalalahanan tayo na ang ating koneksyon sa Diyos walang iba kundi sa panalangin. Kaya tayo'y manalangin una sa lahat sa Panginoon. At ano po upang tayo ay magkaroon ng panalangin na makabuluhan? Ang unang gagawin po natin ay katahimikan. Maging tahimik muna ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating kalooban. Kapag ka tahimik na tayo, wala na yung mga alahanin sa buhay, taos puso po nating itaas ang ating puso sa Kanya. Dahil tahimik na ang ating pag-iisip, tahimik na ang ating puso, naugnay na po tayo sa Diyos. Yun ang una na napakagandang gawin. Pangalawa na dapat nating gawin ay ang pagpasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo dahil itong banal na misa ay pagpapasalamat. Eucharistia ay mula sa salitang Griego, Eucharistia. Ibig sabihin, pasasalamat. Pasalamat tayo
dahil binigyan tayo ng buhay, at hindi lang binigyan tayo ng buhay, iniligtas tayo ng Panginoon. At tayo ay maging bahagi sa kanyang pamilya, ibig sabihin magmana tayo sa langit. Kaya magkaroon tayo ng panalangin. At iba't ibang klaseng panalangin. Yung panalangin na mayroong formula, ito yung mga dinadasal natin. Yung Ama namin at yung Aba Ginoong Maria ay nasa Biblia. Ang iba naman ay ginagawa ng mga santo. Ang iba ay ginagawa ng simbahan. Ito yung tinatawag na mga formula na panalangin. Mayroong panalangin na sinasambit. Ito yung oral na prayer. At mayroong nasa isip. Ito yung mental prayer o meditasyon. Mayroong pagnilay-nilay. Ito yung meditative prayer. At mayroong tinatawag na contemplative prayer na kung saan hinayaan natin ang Espiritu ng Diyos na pumapasok sa atin at magpasalamat tayo sa Diyos, makipag-ugnayan ng malaliman sa Kanya. Sa contemplative prayer, nakiisa ang ating puso sa Panginoon. Kaya ito yung, so una, magtahimik, pangalawa, yung magpasalamat, at ito yung mga iba't ibang panalangin na mayroong tinatawag na mga intention, mga iba't ibang dalangin at iba pa ay kailangang idaan dito. Pangatlo na dapat nating gawin ay ilista na po natin. Ano yung mga intention? Kasi kuminsan, kahit marunong tayo, kahit matalas ang ating memory, kuminsan nakalimutan natin ano yung mga ipagdasal natin, ipanalangin natin. Huwag kalimutan na ipagdasal ang iyong pamilya. Kasi kung minsan napakarami kang dasal, sana manalo sa loto, sana ma-asenso, sana ma-promote. Hindi po yun maganda na panalangin. Ang panalangin ay magpasalamat sa Diyos, ipanalangin doon ang mga membro ng pamilya, mga kaibigan, lahat ng tao, lalong higit na yung mga hindi naalaala, dapat bigyan natin sila ng panahon sa panalangin. Kaya sa ating prayer list, sa listahan sa panalangin, ipanalangin natin yung mga taong mga palaboy na o namatay na hindi na natin nakilala. Pang-apat, atin pong iugnay ang ating sarili sa Panginoon. Sabihin natin ang ating mga saloobin sa Kanya. Sabihin natin kung ano yung gumagalaw sa ating mga puso at isipan. Itaas po natin, ipas sa Diyos natin ang lahat. At taimtim tayong makinig sa Kanya, sapagkat ang panalangin hindi lang na tayo magsasalita at magsambit. Dapat pakinggan rin natin ano ang mensahe ng Diyos para sa atin. Panglima, ang maganda na panalangin ay dapat nababatay sa Biblia. Kaya buksan rin natin ang Biblia. Naroon ang mga maraming panalangin sa Biblia, lalo na yung mga salmo. Ang salmo ay inaawit na panalangin at iba't ibang panalangin na nasa iba't ibang parte, luma man na tipan o bagong tipan. Sapagkat sa matandang tipan, maraming panalangin doon, lalo na sa bagong tipan. Ang ating panalangin dapat ay isang pag-ugnay natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kaya dapat tayong manalangin sa Kanya. Hindi lang manalangin, manalangin tayo na taimtim. Manalangin sa isang panampalatayang marubdob sa Panginoong nagmamahal sa atin. Tiyak tanggapin ng Panginoon ang ating panalangin sapagkat taimtim na, may pag-ibig pa at atin pang isinasagawa at isinasabuhay ang Kanyang kalooban. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama,
hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Sa tahimik, taimtim po nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan nawa ang panalangin itinaas namin sa iyo sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong tinapay at alak ang mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Tunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingapit ng loob, ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinuko. Sangad mong siya iwastong lubos, siya ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay isa namang hilig si siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay ng lawakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Amen. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Tuwing ika'y nananahas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Magamat kapisan ito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili kong layang magkusayaring sakit, anong tamis o kaitaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. Jesus kong minamahal, pagkain at inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, panatilihan may ubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal.
ipagalumong sa pagsalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nabigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap, lalo na ngayong Thursday na mayroon tayong I Thursday. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naunay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at naguumapaw. Ang panalangin ay hininga ng ating kaluluwa upang tayo'y maugnay sa Diyos. Gaya ng ating paghinga sa ating katawan na kinakailangan natin. Naway, 24 oras tayo manalangin sa ating Panginoon. Ngayon po ang busbas. Ngayon po lang itas bagya, mga ibagay at busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inagbas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitag na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito, may maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong... Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa bisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.